Love the Lord.
Christ God. Blessed be the name of the Lord and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Shalom kuramam kuda mashida dahura makanda. Hallelujah, hallelujah. God, hallelujah, hallelujah. Banala Diyos at takilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa. Muli sa dakong ito kami nagkakatipon upang ika'y patuloy naming purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Loobin mo naman na kami patuloy na samahan, pagpalain ang dakong ito at paging banal. Pagpalain na natin tama karating dito at ibigay ang lahat ng kanilang kailangan. Ang may makaramdaman ninyo pong pagalingin sa pangalan ni Jesus. At lahat na kahilingan tatas ngayon niyo pong tugunin sa ngalan ni Jesus. Pagpalain mabuting balita nating ihatid upang ito'y sa aming lahat ay magbigay liwanag sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Lord.
Reading from the Gospel according to Matthew, chapter 6, verses 24 to 34. Jesus said, "No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or what you will wear. Is it not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow? They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry. What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Its day has enough trouble of its own." Purihin ang Panginoon. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayon man, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa?
At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mabulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang paghariang kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang Kanyang mga suliranin. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita buhat sa ating Panginoon. Blessed be the Lord God Almighty.
sa inyo ang dalawang kamay. Ako ay mayroon magandang balita sa inyong lahat. Kung pinakinggan niyo po ang aking tinunghayang ebanghelyo, mayroon po mga talata, mayroon pong sinabi doon ng Panginoon na binigyan ng liwanag ng Espiritu Santo. Wika niya sa Matthew 6:31-33, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong kailangan. Nasa kamay niyo, ito ang magandang balita. Alam ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Alam din ng Diyos ang inyong kalagayan sa buhay. Alam din ng Diyos ang iniisip niyo ngayon. Alam din ng Diyos kung ano ang nasa likuran niyo. At alam ng Diyos kung saan kayo nakatingin ngayon. Ibig sabihin, walang nalilingid sa ating Panginoon. Maging ang iniisip nyo, ang niloloob nyo, ang pangarap nyo sa buhay, ang mga prayer request ninyo, alam lahat ng Diyos yan. At ito ang magandang balitang karugtong sa kalaman na yan. Hindi niya basta alam ang lahat ng ating kailangan, hindi niya basta alam ang ating kalagayan, kundi ibig niyang ibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan. Narinig niyo yun? So, dalawang bagay. Alam lang Diyos ang lahat ng bagay. Alam lang Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Kung kailangan mong gumaling, alam ng Diyos yan. Kung kailangan mo ng asawa, alam ng Diyos yan. Kung kakailangan mo ng puhunan, alam ng Diyos yan. Kung kailangan mo ng trabaho, alam ng Diyos yan. Amen? At ang maganda dyan ay hindi niya basta alam. Ibig niyang ito'y sa atin lahat ay ibigay. Nakikinig ba kayo? Ngayon ang tanong ko ay ganito. Kayo ba ay naniniwala sa mabuting balitang ito? Naniwala ba kayong alam din ng Diyos kung sino kayo? Naniniwala ba kayong alam din ng Diyos kung anong haka-hakaan nyo sa akin? Naniniwala din ba kayo na alam din ng Diyos ang inaasahan nyo ngayon? Naniniwala din ba kayo na lahat na inaasahan nyo ay maibibigay sa inyo? Tasa kamay nyo. Kung totoong kayo'y naniniwala, tumalong kayo ng 12. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasa kamay niyo. Alam niyo, nung maliit pa ako at ng aking mga kapatid, tuwing darating bagong taon, pagdating ng hating gabi, kami pinatatalo ng mataas ng aming tatay. Ang sabi nila noon, para daw tumangkad. Pero hindi po yun ang ibig sabihin noon. Kaya po tayo nagtatatalon sapagkat dumating sa atin ang malaking kagalakan. Iyan po ang palatandaan ng taong tumatanggap ng malaking kagalakan.
Nagagalak tayo kahit papaano, kahit anong hirap man dumaan sa nakaraang taon, inabot tayo ng bagong taon. Higit sa lahat, nagagalak tayo sapagkat dumating sa atin ang liwanag ng buhay na walang iba kundi si Kristo na ating Panginoon. Nasa kamay niyo, sino ang unang tumalon sa Biblia? Sino? Sino ang unang tumalon ng dalawin ng Panginoong Hesus? Si Juan Bautista. Si Juan Bautista, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay na si Elizabeth, nang dalawin si Elizabeth ni Maria na nagdadalang tao kay Jesus, si Juan ay tumalo na. Sabi sa Biblia, nagtatalo na ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth sa kagalakan. Sapagkat ang ibinibigay ng magandang balita tungkol kay Jesus at ni Jesus ay malaking kagalakan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And so, brothers and sisters, ngayong gabi, mayroon po ko sa inyong ipagtatapat. Pagtatapat. Sa totoo po niyan, litong-lito ko noong nakaraang araw at gabi sa pagninilay. Ibig kong makarating sa inyo ang mensaheng magbibigay sa inyo ng malaking kagalakan. Malaking kagalakan. So, gumana po ko ng outline. Na-type na ko ni Sister Belen noong Biyernes pa ang gabi. So, balit, kaninang madaling araw, hindi ko makatulog. Bumangon ako, tiningnan ko muli, binago po ulit. Pagising Sister Belen, kako, babaguhin. Sabi niya, binago mo na naman. Kako, bago na naman. So, binago niya. For the first time, normally, pag Sabado ng hapon, ako po, ibababa mo lang kagaytayin mga 2 or 3 o'clock in the afternoon sapagkat ako po ay nagpapahinga muna, tutulog. So, balit kaninang umaga, finally, I decided to come home, to go down early. Pakailang tanghali, kakumuwi na tayo, bumaba na tayo. Hindi ko alam aking gagawin, basta bumaba na tayo. So, pagdating namin sa bahay, sa labang, Sister Billy nagbihis na, pumunta dito. Ako naman, hihigihaga pa sa sahig, kasi sahig ako na nahihiga. Kung gusto nyong hindi makuba, sa sahig kayo humiga. Kaya po ko diretso yan eh. Sahig. Haba ako nahiga, isang oras na ako nakapikit, hindi ko makatulog. Kako, Lord, bakit? Anong kulang? So bumalik ko ulit, bumangon, tinang ko muli yung aking ginawa. Mali. Mali. Pero tama yung aking reading. Basta alam ko, alam ng Diyos ang ibig ko. Ibig kong lahat na darating ngayon, tumanggap ng malaking kagalakan. Kako, bagong taon. Normally, ang mga tao ay gumagawa ng New Year's Resolution. Wala naman nangyayari sa kanilang resolusyon. So, kako Panginoon, ano ang nararapat naming gawin sa unang gawain ito ng bagong taon para magkaroon ng malaking pagbabago ang aming buhay? Para maranasan namin ang tunay na buhay? Para tanggapin namin ang lahat ng aming kailangan na kalooban yung sa amin ay ibigay? Ang sabi ng Panginoon, tanungin mo sila kung naniniwala sila. Kaya ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayong may bibigay ng Diyos ang lahat nating kailangan? Naniniwala din ba kayo na alam ng Panginoon kung ano ang inyong pangalan? Naniniwala din ba kayo na alam ng Panginoon kung sino sa inyo ang naparito na may alinlangan? Naniniwala din ba kayo na alam din ng Panginoon
kung sino sa atin ang hilaw ang pananalig sa Kanya. Alam, di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, kung sasagot sila lang amen, patalunin mo ng 12. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay. Patutunayan natin ngayon kung sino talaga sa atin ang naniniwalang maibibigay ng Diyos ang lahat na kailangan natin. Yung naniniwala, may dalang prayer request siyempre. Lahat na may dalang prayer request, itaas natin at tayo maniwalang ito'y tutugunin ng Panginoon sa atin. I know the Lord will answer all our prayer requests pasalubong sa bagong taon. Request tayo sama-sama manalangin. Sabihin natin, Yahweh, Ikaw ang Diyos na kakaalam ng lahat ng bagay. Alam mo ang aking mga kahilingan. Alam mo rin ang lahat ng aking mahigpit na mga pangangailangan. Higit sa lahat, alam mo ang kalagayan ng aking puso at alam mo rin ang gumugulo sa aking isipan. Alam mo rin, Panginoon, kung anong taglay kong karamdaman, spiritual at sa aking katawan. Alam mo rin ang aking mga pag-aalinlangin. Kaya naman, sa pangalan ni Jesus, ako po'y namamanhik nakikiusap na inyong ganap na patawarin sa mga panahon na ako po'y sa inyo ay nag-alinlangan. Ngayon,
lalaman kong ako'y inyo nang pinatawad at tinatanggap ang aking mga kahilingan. Kaya naman, sa pangalan ni Jesus, iniaalay ko sa inyo ngayon ang aking buong pagkatao upang ika'y aking paglingkuran at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa puso ko, Jesus, ngalan mo at salita mo ay aking iingatan nang sa gayon ako ay makapamuhay buhat ngayon nang naaayon sa inyong kalooban. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Lakasan nyo. Kayo ba'y naniniwala ang tinugunan ng Panginoong kahilingan nyo? Okay. Maupo tayo sandali at maibibigay ko sa inyong isang salita lang. Isang salitang napakahalaga. Hindi salitang resolusyon. Sapagkat yan po ay overuse na, subalit wala naman ang nangyayari pagkaraan ng ilang buwan. Sa araw na ito, sa pasimula ng gawain sa bagong taon, isang salita po ang ibig kong inyong tandaan. At sa salitang ito, brothers and sisters, makikilala nyo at mararanasan nyo ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay at ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen ba? Okay. As I said earlier, kaninang umaga, ako po ay gumawa ng isang hakbang. Ang tawag doon ay isang mahalagang decision o pasya. Sabihin nyo, decision. Pasya. Ulitin nyo. Okay. Kayo ay nakarating dito sapagkat pagkatapos nyong mag-isip-isip kung pupunta o hindi, you finally made a decision to come. Totoo hindi? So, brothers and sisters, ang salitang ito ay napakahalaga. Sa buhay natin, kailangan tayo at maraming bulit tayo gumagawa ng isang pasya o decision. Subalit kadalasan, ang mga pasya na ating ginawa ay humahantong sa kapahamakan. Humahantong sa kaguluhan. Humahantong sa kahirapan. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang desisyon na dapat natin gawin upang sumaatin ang pangako ng Diyos na isang buhay na ganap at kasiyasya. Upang tanggapin natin ang lahat ng ating kailangan na alam ng Diyos at kalooban niyang sa atin ay ibigay. Andiyan pa ba kayo? Lalakas-lakasan niyo, imen niyo ha. Baka akala ko nagtutumutula lang ako dito eh. Ako kasi nung bata pa mahilig tumula sa mga ibon. Ako kasi nag-aalaga ng kalabaw noon. Tumatayok si babaw ng kalabaw, tapos salita ko ng salita. Ang nakikinig sa akin, mga ibon. Hindi ko alam na yung pala ay pagdating ng panahon, hindi na si babaw ng kalabaw ako tatayo at magsasalita, kundi si babaw ng entabladong tulad nito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Walit yung hindi ko alam, alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Amen ba? Ang tanong ko sa inyo ay, at ito ay inyong sasagutin ayon sa inyong sariling pasya. Naniniwala ba kayong
tayo ay may dadat ng usa sa piting kamatayan sa buhay ngayon. Lakasan nyo. Alakas pagkamatayan, ayaw nating harapin, ano? Whether we like it or not, darating yan doon. Amen ba? So, balit, kayo ba'y naniniwalang ang buhay ngayon ay pansamantala? Subalit, may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. Naniniwala ba kayo sa buhay na walang hanggan? Naniniwala ba kayo sa buhay na ganap at kasiyasya? Naniniwala din ba kayo sa buhay na walang kasiyahan kundi puro kahirapan? Kung papipiliin kayo, ano ang pipiliin nyo? Buhay na kasiyasya o buhay na walang katapusan ang kahirapan? Very good. Buhay na kasiyasya. Kayo ba'y naniniwalang may impyerno? May niniwala din ba kayo may langit? Kung pagpapasyahan kayo ngayon, anong pasyang gagawin nyo? Saan kayo papasok? Sa kaharian ng impyerno? O sa kaharian ng langit ni Kristo? Sinagsasabing sa langit ni Kristo? Very good. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, brothers and sisters, starting tonight, and probably the whole of this January, we will be searching the Bible tungkol sa mga desisyon ng tao noong unang panahon at sa mga desisyon na ginawa ng Diyos at sa mga desisyon na ginawa ng mga tao ngayon at ano ang nangyari pagkatapos na sila ay gumawa ng isang desisyon. Sa akin, for example, noong ako'y bata pa, ang pangarap ko ay maging abogado. Para pagkatapos mag-abogado, maging congressman. Pagkatapos maging congressman, maging senador. Pagkatapos maging senador, maging presidente. Iyan yung pangarap ko. Hindi pa ko dumating sa desisyon. Magkaiba yung pangarap sa desisyon. Tatandaan nyo yan. Ha? Walang parusang tinatanggap ang isang nangangarap. Subalit, kapag tayo ay nagdesisyon na, maaring ang hakdat na niyan ay parusa o gantimpala. Batay sa ating desisyon. The life where we are now, ang buhay na kalagayan natin ngayon is the sum total of all the decisions we made from childhood to the present. Ang kalagayan nyo ngayon, sino mang kayo, yan po ang suma total ng inyong mga desisyon na ginawa mula nang kayo ay magkaroon ng kaisipan. Totoo o hindi? Totoo. Hallelujah. Kaya mahalaga po ang desisyon o pagpapasya. Ngayong gabi, itutuon natin ang ating pagninilay tungkol sa pangako ng Diyos na lahat ng ating kailangan na alam niya ay kalooban niyang ibigay sa atin. Yamang ito'y kalooban niya, ang tanong ko ay, bakit marami ang hindi tumatanggap noon? Bakit? Kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas. Kalooban ng Diyos na tayong lahat ay makasama niya sa karihang walang hanggan ni Jesus. Kalooban ng Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng isang buhay na happy and prosperous. Narinig niyo yun? Kalooban ng Diyos yan. It is God's will for us to possess a happy and prosperous life. But the question is,
Bakit karamihan ay hindi natin yun tinatanggap? It is God's will for us to live a long life. Ayon sa Salmo 91, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. Pero bakit umiiksi ang buhay ngayon? Paiksi ng paiksi. Kalooban ng Diyos na tayo ay damtan. Pero bakit maraming hubad? Amen? Kalooban ng Diyos na tayo painumin ng agwa-abilina para tayo gumaling. Pero bakit maraming hindi nakakainom? Aalamin natin mamaya bakit hindi. Kalooban ng Diyos na anuman ang ating hingin, ibigay sa atin. Amen ba? Pero bakit hindi natin natatanggap yan? Kalooban ng Diyos na tayo ay bigyan ng angkop na makakasama sa buhay. A suitable helmet na sinasabi. Angkop na may bahay. Angkop na taong bahay. Ang tawag sa lalaki, taong bahay. Ang tawag sa babae, may bahay. Bakit may bahay ang tawag sa inyo? Sapagkat babae ang may-ari ng bahay. Kaming lalaki, taong bahay lang. Mga border lang kami. Kaya pag pinagalitan kami ni Mrs., anong ginagawa nila pag ayaw na sa amin? Pinalalayas. Totoo hindi? Pinalalayas. Ha? Bakit? Sila kasi yung may bahay. Sila yung may-ari ng bahay. Di ba? Totoo hindi? Pag nakakalabitan kayo dyan, totoo yan. Hallelujah. Alam lang Diyos yan kung anong iniisip nyo. Ngayon, aalamin natin ang dakilang katotohanan. Bakit ang ibig ng Diyos sa atin ay isang buhay na ganap at kasiyasa. Subalit, kabaliktaran dumating sa atin, buhay na magulo. At hindi kasiyasya. Kalooban ng Diyos na maging masaya si Mister. Kay Mrs. Kalooban naman ng Diyos na maging masaya si Mrs. Kay Mister. At kalooban ng Diyos na isang lalaki sa isang babae. Pero bakit nangyayari? Narinig ko kanina sa isang nagpatotoo. Apat na bahay ang pinasukan ng mister niya. International pa. Nakikinig sa inyong patotoo. Bakit nangyayari yan? Kalooban ba ng Diyos yan? Hindi. Ang dahilan niyan ay dahil sa mga maling desisyon. So, what we need this new year is not a new year's resolution. What we need today is one of the best decisions that you are going to make in your life. Isang decision o isang pasya na hindi nyo pagsisisihan, kundi i-enjoyin nyo habang kayo ay nabubuhay. Amen ba? So, kaya decision, malamang ang ibinigay ng Espiritu ng Panginoon sa akin, sapagkat ngayong taon 2009, marami tayong decision na gagawin. Habang lumalapit ng 2010, ako ay may gagawing decision. Ang ating bansa ay nagkakaganito dahil sa mga desisyon na ginawa ng ating Pangulo at ang ating pamahalaan. Maraming magandang desisyon, maraming maling desisyon din. Bakit? Depende po yan sa kung sino ang inyong pinakikinggan tagapayo. Kapag ang tagapayo ang pinakikinggan ninyo ay tagamundo, magiging makamundo ang desisyon nyo. Subalit kapag ang tagapayong pinakinggan nyo ay ang galing sa langit, kayo ay dadalhin niya sa langit. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, makinig po kayo sapagkat ito po ay napakahalaga. Kung naging magulo ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, sa halip na maging masya, makinig po kayo sa mensaheng ito. Sapagkat ngayong gabi, pagagawin tayo ng Diyos
ng isang mahalagang desisyon. If you want to be happy, you can decide along that path. Kung ibig niyong humaba ang inyong pagsasama, tulad namin, Sister Belen will be celebrating 45 years of our married life in July this year. As we prepare to celebrate our silver jubilee in August, why we have reached these long years, these 45 years of long suffering for me, it is because I have decided to keep her with me. No matter whether she loves me or not, I have decided to keep one wife only because I want to enter the kingdom of heaven. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Bakit, Brother Mike, yung maraming asawa na makapasok sa karya ng Diyos? Hindi ko masasabi. O, sabi ni Sister Don, hindi. Tandaan mo, Mister, yan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. And so, brothers and sisters, ngayong gabi, bibigyan ko kayo ng pitong mahalagang bagay na dapat nyo desisyonan. 7 important decisions we are going to make tonight. Nasa sa inyong pasya. Makikinig lang kayo sapag ito'y hindi galing sa akin. When I decided to believe the written word of God that saved me from dying at the Philippine Heart Center in 1978 because of heart enlargement and multiple heart blocks, when the written word of God was brought to my hospital room that night, I decided to believe. And I decided to receive that message in my heart. From 1978 to this day, I have never repented. Hindi ako nagsisi sa decision na yun sapagkat nakikita kong nagbunga ng mabuti sa aking buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kung ibig ninyong ibigay sa inyo ng Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa buhay, ano man yan? Sino sa inyo may kailangan sa buhay? Magpuri ng malakas sa Panginoon. Brothers and sisters, hindi sinungaling ang Diyos na tumawag sa atin. At hindi nagsisinungaling ang kasulatan. May condition po ang pangako at ibig ng Diyos na gawin sa atin. Ito po ang condition. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa inyong iinumin, sa inyong daramtin, sa inyong kakainin. Those are the basics. Ito lang. Pwedeng wala kang bahay, pero hindi maaring wala kang damit, wala kang iinumin, wala kang kakainin. Pero pwede kang mabuhay na walang bahay. Sa Amerika, may maraming ganyan, yung mga homeless. Nakita ko doon sa pinagdadagingan ko sa Eco Park, meron lang sila mga, yung mga kumot. Ha? Nakita ko, pinarigiran yung isang, yung babae ng anong tawag noon? Yung makapal? Blanket? Ha? Comforter, o tama, comforter. Tapos nakikita ko lang yung babae na kaganyan doon. Tapos mamamaya, bumagsak yung damit. Yung pala nagbibihis. Ayun doon. So doon lang pala sila tutulog. Ang itanong-tanong ko, homeless. Diba? Pero may damit. May iniinom, may kinakain. So sa Biblia, nasumpungan ko, nang binanggit lang Panginoon, wika niya, huwag kayong mabalisa sa inyong daramtin, iinumin at kakainin. Sapagkat yan kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo, may pananalig na ba kayo sa Diyos? Sino may pananalig sa Diyos?
So ang lahat na may pananalig sa Diyos, hindi nababalisa tungkol sa kanyang isusuot, hindi nababalisa tungkol sa kanyang iinumin, hindi nababalisa tungkol sa kanyang kakanin. Amen? Bakit? Sapagkat iyan po ay alam ng Diyos na kailangan natin at kalooban niyang ibigay sa atin. Amen? Kaya lang ang kondisyon niya ay ganito. Sabi sa Matthew 6:33, ngunit pag sumakitan ninyo o pagsikapan ninyo na paghariang kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa ang kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Amen ba? In other words, brothers and sisters, kung ibig niyong ibigay sa inyo ng Diyos ang lahat ng inyong kailangan, the first major decision that you should make tonight is decide once and for all to enter the kingdom of God. Sabi sa Biblia, makifot ang daan papasok sa kaharian ng Diyos. Makitit. Bihira ang nakasusumpluon. Bihira. Kasi yung maraming bagay sa buhay, hindi makakapasok doon. Para makapasok ka roon, ang unang kondisyon ay limutin mo ang iyong sarili. Limutin mo ang sarili. Tanggapin mo ang alok ng Diyos. Makipagsiksikan ka para ka makapasok. Ang iba ayaw makipagsiksikan. Mayroon nga nagkwento, nandiyan na sa labas. Hinihila na ni Mrs. pababa sa taxi para pumasok. Nang makita ang papuntang El Shaddai, ayaw pumasok. Ayaw. Bakit? Takot. Takot. Bakit? Ang demonyo takot sa dakong ito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And so, brothers and sisters, the first major decision that we have to make right now is to seek the kingdom of God and His righteousness. Decision tayo. Ha? Huh? Sino ang magde-decision na pasakop sa paghahari ng Diyos? Ang sigaw niyan, alanganin niyan eh. At susunod sa kanyang kalooban. Okay, taas ang kamay niyo. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, ngayong gabi, ako po ay gumagawa ng isang mahalagang pasya sa aking buhay na ngayon ay pasakop sa inyong kaharian at sumunod sa inyong kalooban. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. So brothers and sisters, once you truly decide in your heart to do this, ang ibig sabihin nito, sabi English, but seek ye first the kingdom of God. Meaning, from now on, your first priority is about God. Pangunahin sa buhay mo na ngayon, sa lahat mong iisipin, sa lahat mong gagawin, sa mga araw na darating, ang pangunahin mong gagawin ay iyong nauukol sa paghahari ng Diyos. Malinaw ho ba? Ibig sabihin, pagdating ng ganitong araw, kahit alukin ka pa ng 1,000,000 para kayo mamasyal, hindi mo ipagpapalit ang araw nagpagsamba kay Yahweh El Shaddai. Bigyan ka man ng bakasyon, sisikapin mong ikaw ay makabalik para ikaw ay makasama sa pagtitipon ng mga pinaghaharian ng Diyos.
Malinaw ho ba? At kapag dumarating ang mga sandali na ikaw ay tinutukso ng mundong ito, laging iisipin mo na ikaw ay nakapag-commit na kay Kristo. Amen? So, una sa lahat, higit sa lahat, lahat na gagawin mo at iisipin mo, una ang Diyos. Una muna sa buhay natin ang Panginoon. At kapag nagkagayon, kapatid, huwag kang mag-alala sa anumang kailangan mo. Kailangan mo ng kotse. Sabihin mo sa Panginoon. Kailangan mo makarating sa ibang bansa. Sabihin mo sa Panginoon. Kailangan mo ng bagong asawa. Sabihin mo sa Panginoon. Babaguhin ng Diyos ang asawa yan. Hindi sabihin kapalit. Ha? Iba yung kapalit kaysa bago. Amen? Huwag yung pinapalitan yan. Amen? Kapag ikaw ay nagdesisyon ng sumama kay Kristo, kahit anong kulit ng misis mo, hindi mo pwedeng palitan ng iba yan. Ganon din si misis. Kahit anong tamad ng mister mo, hindi mo pwedeng palitan yan. Kung ibig mong makarating sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Malinaw ho ba? Okay. But that decision, brothers and sisters, is not enough. Pag-decide ka na nang pumasok, magpahari sa, pasakop sa paghahari ni Kristo, hindi po sapat ang decision na yan. May mga kasama pang decision dyan na ikaw ay gagawin. That is just the first major decision. That's the priority. That the second priority is this. Ito ang pangalawang prioridad na dapat nating gawin. Decision. So decision number one is to enter the kingdom of God and to do God's will. Unang pasya natin ay yung pumasok na nga, pasakop na nga sa paghahari ni Kristo at sumunod na nga sa kalooban ni Kristo. Amen ba kayo ron? Okay. Ngayon, pagkatapos na dinesisyonan mo yan, ano sa tingin mo? Makapapasok ka na? Hindi pa. Kumbaga, nagdesisyon akong mag-asawa, hindi nangagahulugan makakapag-asawa na ako. Kailangan maghanap ako ng mapapangasawa. Kaso na, di ba? Amen? Oh, may makuha man akong mapapangasawa na gustuhan ko na ayon sa aking description, sa hugis ng mukha at katawan, nandyan na lahat, pati ugali, mapapangasawa ko na ba yon? Hindi. Gagawa naman ako ng kasunod na desisyon. Ang ligawan ko siya. Amen? O tama na ba yung ligawan ko siya? Hindi pa rin. Hindi ko pa rin mapapangasawa yun kahit ligawan ko nagawan yun. Ha? Kailangan mag-desisyon akong alokin na siyang pakasal. Sunod-sunod na decision yan. So the first decision is the major decision. And subsequent decisions must follow that decision. Amen ba? Nasusundan niyo ba? Okay. Tandaan niyo ito sapagkat ito'y, sabi ko sa inyo, dalawang gabi, dalawang araw. Ako'y litong-lito for the first time. First outline, okay na sa akin yun eh. Pero pagtulog ko, hindi ko mapakali. Mukhang hindi. Pinalitan ko na naman. Mukhang hindi. Bakit? Because I have decided and I have asked God that the message today for the first gawain sa ngayong bagong taon must be a message that will change your lives. Mensaheng magbabago, totoo, ng takbo ng ating buhay. Amen ba? So the first decision is to enter the kingdom of God. Talaga bang desisyonado kayong pasakop na kay Kristo?
Desisyonado ba kayong pumasok sa karya ng Diyos? Desisyonado na ba kayong sumunod sa kalooban ng Diyos? Very good. Then the second decision is found in the book of Romans, chapter 12, verse 2. It says, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag na tayong aayon sa uso ng mundong ito. Huwag na tayong aayon sa mga patakaran o pamamaraan ng mundong ito. Huwag na tayong umayon sa mga nakikita natin mga advertisement kung ano-ano man yan tungkol sa buhay. Mag-iba na tayo at magbago ng isip. Ituon na natin ang ating isip sa hari na ating susundin sa kaharian ng langit. Purihin natin Panginoon, purihin ang Diyos. Walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Brothers and sisters, sabi sa aklat ng Kawikaan, as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano ang laman ng isip ng tao, kung ano ang laman ng isip ng tao, kung anong laging iniisip mo, yun ang magiging ikaw. Kung laging iniisip mo na pangit ka, magiging pangit ka. Tiyan mo si Brother Mike. Nang masumpungan ko ang salita ng Diyos at magpasakop kay Kristo, tinanggap kong guwapo ako. Amen? Inisip kong guwapo ako. At winika kong guwapo nga ako sapagkat walang nilikha ng Diyos na pangit. Lahat na likha ng Diyos, magaganda at guwapo. Amen? So magustuhan man ang nakikinig o hindi, basta iyan ang paniniwala ko, guwapo ako. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. O, di nagtagal, ganun na nga ang tingin nyo. Anong tingin nyo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, Lord for Christ Jesus. Ito ang ginawa sa atin ng demonyo. Ang isip natin ay nilito. Sabi ng demonyo, makasalanan ka na, hindi ka na makapapasok sa karyan ng Diyos. Huwag ka nang sumama dyan sa pinapasokan ng mga nasiraan ng ulong yan. Yan ang sabi ng demonyo, to discourage. Ha? The devil is a discourager. But the Holy Spirit of God is an encourager. Ang Espiritu ng Panginoon, nagpapalakas ng loob natin. Amen? Hindi tayo pangit sa tingin ng Diyos. Hindi galit sa atin ang Diyos. Galit lang sa kasalanan ang Diyos. Pero hindi galit sa makasalanan. Sa kasalanan, galit ang Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. For God so loved you and me that He gave His only begotten Son. Ang ibinigay ng Diyos para patunayan ang pagmamahal sa atin ay hindi basta-basta bigatin. Bigatin. His only begotten Son. Bigatin na anak ng Diyos. Ang binigay sa atin para lang tayo ay tubusin. Tubusin sa pagkaalipin ng mundong ito. Para tayo palayain sa kapangitan ng buhay. Para tayo palayain sa sumpa. Para tayo palayain sa kahirapan. Para tayo palayain sa pagkaalipin ng kasalanan at mga bisyo sa buhay. Upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasya. Amen? Now, so brothers and sisters, the second major decision we have to make is to change. Pagbabago. Bakit? Sabi sa Matthew 18:3, kabanatang 3, sabi ni Kristo, I tell you the truth.
unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God. Maliban na kayo ay magbago at tumulad sa maliit na bata, hinding-hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos kahit nagdesisyon na kayo ngayon na pumasok sa kaharian ng Diyos. Pag hindi nyo binago ang inyong isipan at hindi kayo nagbago ng buhay, hindi rin kayo makapapasok sa kaharian at paghahari ng Diyos. Amen ba? Pagbabago, ngayon na ang desisyon. Ngayon na kapatid, ang pagbabago, hindi bukas. Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Kamunduhan, itakwil mo na. Lumapit ka sa may kapal, di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangitain nagsasaad, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo na hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kaya man ang makamundo sa'yo kaya ay nagbibigay ng kaligayahan na walang natapusan. Pag-ibig na kay Pamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Kaya man ang makamundo, sa'yo kaya ay nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hiningin at makakamit mo ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, purihin, purihin ang Panginoon. Lakas-lakasan nyo naman. Peta sa kamay nyo. Tatanungin ko kayo, magdidesisyon na ba kayo ngayon na magbago? Magbago ng isipan? Magbago ng saloobin? At higit sa lahat, magbago ng buhay? Lahat na nagdesisyon, tumalo ng tatlo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. And so, brothers and sisters, pakinggan nyo mabuti ito sapagkat sa tulong at inspirasyon at udyok ng Espiritu Santo, ito po'y binigay sa akin
about 3 o'clock ng hapon ngayon. Kaya handwritten na lang po ito yung temperature niya. When I woke up, the Holy Spirit said, sulat. Sinulat ko, and when I read it back, I was amazed. It was arranged from number 1 to 7. Pag sinundan mo ito, sunod-sunod na decision, pagdating sa dulo, action. Uuwi tayong nakapasok na sa kaharian ng Diyos. Uuwi tayong taglay ang gantimpalang ipinangako ng Diyos. Uuwi tayong happy and prosperous na. Amen ba? So ang tanong ko ay, since you have decided to change, ano sa tingin nyo? Magbabago na kayo? Magbabago na kayo? Marami nang nag-desisyon yan na magbago. Sabi niya, ito, huling buti na lang ng beer. Yan. Huli na ito. Pero pakaraan ng isang ligo, dumating ang Pasko, anong isang buti? Ha? Isa, dalawang dusin ng buti uli. Balik sa dati. Balik sa dati. Marami nang nag-desisyon na umuwi sa misis nila. Pagdating ng Pasko at bagong taon, naka-uwi ba? Sinong sinasabi hindi naka-uwi? O, tina mo, hindi naka-uwi sa kanila eh. Bakit? Hindi sapat yung desisyon na yun. Kailangan sundan pa yan ng isa pang desisyon. Patungo pa rin ito doon sa pagpasok natin sa karya ng Diyos. Para yung lahat ng ating kailangan ngayon, sa buhay ngayon, at sa buhay na darating, ibigay sa atin ng Diyos. Amen ba? Nasusundan niyo ba? Okay, first is the decision to enter the kingdom of heaven. Decision pasakop sa paghahari ng Diyos. Makapasok sa kaharian ng Diyos. The second, in order to enter, is for us to change. Kailangan magbago sapagkat unless we change, we become like little children, yung may attitude, may isipan lang tulad ng sa bata, ang makapapasok. Ang tanong ay, paano magagawa ito? So here comes the third decision. Third major decision. Handa na ba kayo? Okay. Yung gusto makapasok, keep manatili ka tayo. Decision yan. If you decide to sit down, di ko panagutan yan. Maliban doon sa hindi talaga makatayo. Pero if you decide, kayo mga hindi nasa wheelchair, makadumicide na matayo, maniwala kayo, uwi kayong nakatayo. Amen. Nasa decision lang yan eh. Amen. If you decide to be healed, tonight you'll be healed. If you decide to be blessed, tonight you'll be blessed. If you decide to be saved, tonight you'll be saved. Amen. So the third major decision going to the kingdom of God is putting your hope and trust in God. Wala naman tayong magagawa eh. So balit ang hindi magagawa natin, magagawa ng Diyos. Yamang ang Diyos lamang nakakalam na lahat ng bagay, nararapat lang na ilagak natin sa Kanya ang ating buong pagtitiwala at pag-asa. Decide once and for all to put your trust and hope in God alone and in the Word of God so that all your decisions and steps to be taken will make you enter the kingdom of God. Amen ba? In Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 says, trust in the Lord with all your heart and lean not or depend not on your own understanding or wisdom. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong kaalaman.
sa lahat ng iyong balak, siya'y iyong sangguniin at kanya kang itutumpak sa bawat iyong lakad. Amen ba? Pag sa kayawi tayo magtiwala, maniwala kayo. Ha? Yun lang na decision natin, tama. Kahit mayroon tayo nagustuhan na gwapong tulad ni, pag iyon ay hindi kalooban ng Diyos, sapagkat nagtiwala ka sa Kanya, hindi ka dadalhin doon. Amen? Ililigtas tayo sa kapahamakan. Now, you listen to this. Kayong mayayaman. Sino ang mayaman sa inyo? Basta sa Elsel ay anyayabang niyan. Mayayaman yan, di ba? Mayaman eh. Di ba? Okay. Listen to this. Kayong totoong mayayaman. Ha? At kayong yayaman. Ako'y naniniwalang yayaman tayong lahat. This is my prayer for the new year. This is the decision I made for the new year. To teach you the laws and decrees about a happy and prosperous life. No matter what other critics may say, na ako daw ay preacher of prosperity. So what? The Bible says, God wants us to succeed and prosper. Kalooban ng Diyos na tayo ay magtagumpay at managana sa buhay. Hindi maghirap. Amen? Nagpakahirap na si Kristo upang hanguin tayo sa ating paghihirap. Amen? Kaya tuturo ko sa inyo how to be happy and prosperous talaga. Amen ba? Bakit? Iyan naman turo ng Diyos eh. Wala makituturo sa inyo na sa aking galing eh. Kay Brother Mike, naku, kay maniwala kay Brother Mike. Maniwala kay Kristo, totoo yan. Maniwala kay salita ng Diyos, totoo yan. Ayan, close up. Close up. Sabi ko na, subukan mong pumunta sa harap kong ito, wag lang nakikinig sa radio o sa television. There's a big difference. Makapasok ka lang dito para ka nang nakapasok sa langit. Totoo, hindi. Amen? Kung dito lang sa lupa hindi ka makapasok, makapasok ka pa kayo sa langit. Ayaw mong umalis dyan sa silid mo. Oh. Sorry. Happy New Year. Total, nanonood ka naman dyan eh. Kita mo, tumatawa ka na rin. Nag-iisa ka kasi dyan. Umalis ka na dyan. Pumunta ka na dito. Dito, may matatabihan ka dito. Bakit makakalimutan mo yung kabiguan mo sa buhay. Dito, happy lahat yan. Mayayaman at prosperous yung mga yan. Kumusta na kayo? Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, mananal, bukas sa pag-ibig, malaya, kaya pa, kalooban, magaling na, Take God!
sa kanan. Hey God, happy, and God's wills talaga. Lahat ang pinagaling, lumulutang! May mayaman, at nakalino pa. Hey God! Hallelujah. Oh, sabi ko sa iyo, yayaman tayo lahat eh. Asa na tayo? Ha? Nandun pa tayo sa number 3. So, trust in the Lord with all your heart. Okay. 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19 says, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of life that is truly life. Yan. Sabi to, sabihin mo doon sa mayaman talaga sa mundong ito na huwag ilagak ang kanilang tiwala at pag-asa sa kanilang kayamanan. Sapagkat ang kayamanan ay walang katiyakan. There is no permanence about wealth. Look at what's happening today now in the world. There is what we call now an economic meltdown. Ang daming mga multibillionaryo sa Russia, sa Amerika, na ngayon ay, nanggigilit na, nanliig. Bumagsak na, isang gabi lang sa stock market, bagsak. So uncertain. Kung ang tiwala nyo at buhay nyo ay sinasandal nyo sa inyong kayamanan o ganda ng buhay, kawawa kayo. Pagdating ng economic meltdown, pagdating ng crisis sa buhay, I have discovered in the Bible that prosperity and famine comes in a cycle. Ang kasaganaan, kahirapan at kukulangan, paikot-ikot lang. Look at the history of the United States. There were years of depression. There were years of plenty. Ngayon, buong mundo na. Pag sa mga bagay
na pansamantala sa mundong ito tayo naglagak ng tiwala. Pag nawala ang mga bagay na yan, tayo rin ay mawawala. Subalit iba ang taong kay Yahweh nagtitiwala. Iba ang taong kay Yahweh naglagak ng pag-asa. Sapagkat hindi sila mawawala. I'll tell you reason why kailangan sa Diyos tayo magtiwala. Why? Sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya lamang ang nakakaalam ng ating kinabukasan. Only God knows what will happen in the future. Only God knows who will you be in the future. Only God knows if I will become the next president in 2010. Diba? Siya lang, hindi ko alam eh. Siya lang. Diba? Eh, hindi naman kasalanan yung umasa ako eh. Basta ko umaasa sa Diyos. Sa Kanya ko nagtitiwala na aayusin ang bansang ito ng Panginoon. Amen? Okay. Lagay ang kamay nyo sa ulo nyo. Pakikita ko sa inyo, bakit ganun na lang ang tiwala ko sa Diyos. According to Jeremiah, ayon kay Jeremias, Jeremiah chapter 29 verse 11, ako lamang ang nakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa inyong ikabubuti at para dulutan kayo ng pag-asa, sabi ni Yahweh sa hinaharap. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Only God knows my future. Only God knows your future. So why not put our trust and hope in Him? Bakit hindi natin sa Kanya ilagak ang ating pag-asa? Pag tayo sa Kanya nagtiwala, yung ating desisyon ng pagbabago, magaganap. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Bakit magaganap? Sapagkat Siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng tamang hakbang na ating gagawin para nga magbago ang ating isipan, magbago ang ating kalooban, magbago ang ating pananaw, magbago ang ating paniniwala, at magbago ang takbo ng ating buhay. Amen. And here is more. According to Isaiah chapter 45 verses 5 to 7, it says, I am the Lord and there is no other. Apart from me, there is no other God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me, so that from the rising of the sun to its setting, men may know there is none besides me. I am the Lord and there is no other. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. Sabi ng Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Maliban sa akin, wala ng ibang Diyos. Palalakasin ko kayo kahit hindi nyo ko nung una kinikilala. Para mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, malalaman ng lahat ng tao na walang ibang Diyos kung di ako. From the rising of the sun to the setting. Mula sa pagsikat at paglubog ng araw, walang ibang Diyos kundi si Yahweh El Shaddai lamang. The Lord never ceases. He
His mercy is never come to an end. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Praise Thy faithfulness, O Lord. Praise Thy faithfulness. Pag-ibig mo ay hindi nagmamayo. Pag-ibig mo ay hindi nagmamayo. Ang hala mo ay wala kapantay. Ito'y laging sa iba. Ito'y laging sa iba. Ito'y laging sa iba. Ito'y laging sa iba. Bawat umaga, kalapagan mo'y nakita. Kapagkat kanita. Pagsikat na araw hanggang sa paglubog ito, nalang ni Jesus pagpupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ito, nalang ni Jesus pagpupurihan. Sambayin ka, Diyos! Sambahin ka, O Diyos, dahil ka, Jesus, dahil dayawin ka, O Apo Diyos, sa lahat na pagkakataon. Sambahin ka, sambahin ka, O Diyos, kaluguran ka, Jesus, sa lahat ng dako, pagpupurihan ka, isang pa, sa pagsikat ng Diyos. Hanggang sa panlubog ito, lalang ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw, sa pagsikat ng araw, hanggang sa panlubog ito, lalang ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, sambahin ka, O Diyos, dahil ka, Daydayawin ka, O Apo Diyos, sa lahat na ano. Sambahin ka, O Diyos, sambahin ka, O Diyos, kaluguran ka, Jesus, sa lahat ng dako, pagpupurihan ka. Nasa kamay niyo, sambahin ka, sambahin ka, O Diyos, dahil ka, Jesus, daydayawin ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran na ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka, sa lahat Diyos. Sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos. Sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos. Purihin, purihin ang Panginoon. I will strengthen you, though you have not acknowledged me, so that from the rising of the sun to its setting, men may know there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. So, ang mga sakuna, ang mga baha, ang mga lindol, ang economic breakdown, these are disasters brought upon this world by the will of God.
para ang mundong ito ay minsan papaluhurin. Sapagkat tumaas na dahil sa karunungan ang sanlibutan ito. Wala na silang kinikilalang Diyos. In fact, for that matter, prayer is prohibited in public places in the USA. Marriage of gay lesbians is already allowed, which is against the will of God. Human rights ang kanilang sinisigaw. But God has allowed and has a decree. He is still in control of this planet Earth. Hawak pa rin ng Diyos ang sanlibutang ito. Sabi sa Biblia, ang nagpapakataas ay ibabagsak ng Panginoon. Subalit ang nagpapakababa ay kanyang itataas. Purihin natin si Yahweh. Purihin ng Diyos. Kaya nararapat lamang na sa kanya tayo buong puso magtiwala. Hindi sa ating sariling kaalaman o natutuhan sa sanlibutang ito. Sapagkat si Yahweh lamang ang nakakaalam ng kinabukasan kung saan tayo tutungo, kung ano ang ating aabutin. Si Yahweh nakakaalam kung ano ang plano mo sa buhay, ang plano niya sa buhay mo. His plan is to prosper you, sabi sa Biblia. Ang plano ng Diyos ay pagpalaing ka. Pagyamanin ka. Palakasin ka. Palakihin ka. To make you somebody in the kingdom of God. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kapag tayo sa Kanya nagtiwala, wala tayong gagawing hakbang na hindi natin sa Kanya isasanggone sa pamagitan ng panalangin at sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. I'll tell you at the end, 3 foundations of our decisions. 3 basic foundations of good and perfect decisions. 3 batayan ng isang matibay, matino, maganda, at hindi nating pagsisisihang desisyon sa buhay. Desisyong tutungo sa buhay na ganap at kasiyasya na plano ng Diyos para sa ating buhay. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Ilan na ba tayo? Saan tayo? 4th. Alam yun, nawawala yung number 4 eh. Hallelujah. Nasaan na kayo number 4 nito? Naiwan ko yata ah. Hallelujah. Inaantokraksi ko kanina eh. Well anyway, let's go to number 5. Number 4. Okay. Number 4. Number 4. Okay. Number 4 is decide. Nag-decide ka na ng magbago, di ba? Tapos nag-decide ka na para magbago ka, magtiwala sa Diyos. Amen? Then, number 4 is decide to forget the past. Decide to forget the past. Decide to get out of that rotten life. Desisyonan mo na, naiwan na ang lumang buhay na yan. Kalimutan mo na ang lahat na nakaraan, kung sino ka man. At ituon mo ang iyong buhay sa hinaharap. The future, the past is not real. As I've told you Saturdays before. Ang nakaraan, walang katotohanan. That's not reality. Tapos na yun sa buhay natin. Huwag ka nang balik-balik sa buhay mo. Huwag ka nang balik-balik sa kaapihan mo. Huwag ka nang balik-balik doon sa mga kaaway mo.
Huwag ka nang balik doon sa kabiguan mo. Kalimutan mo na nakaraan. Sabi ni San Pablo, hindi sa natanggap ko na at napasa akin na ang lahat ng ito. Yung unang tatlong decisions. Sabi ni San Pablo, hindi sa natanggap ko ng lahat ng ito. Ang ginagawa ko ngayon ay kinakalimutan ko ang nakaraan. At nagpapatuloy ako sa takbuhing hinaharap patungo sa buhay na walang hanggan. One thing I do, sabi ni San Pablo, there is one thing I do now. Isa na lamang aking ginagawa ngayon. Kinakalimutan ko ang aking nakaraan. Sapagkat nagbihis na ako ng bagong buhay, ang aking suot ngayon ay bago na. Hindi na luma. Lahat na lumang damit ko, ipagbibili ko sa inyo. Ha? Mayroon bang tuwirang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang kanyang isinuot ay ang dati niyang damit? Wala. Kayo'y nag-alaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi ang mali at hindi ka siya-siya sa may kapag. Kung noon ang nangyari ay lagi, ngayon ang kapalit. Pag-ibig na nagagaling kay Jesus, ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesiyas, patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuon ay dati niyang gabi. Ang alat na mamahali kung kailangan pag-isari, ang paglalagyan mo kay kapayang lumay. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y naglalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi ng mali at hindi ka siya-siya sa may kapag. Mayroon bang tuwid ang isip? Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinoon ay dati ang dami. Alam na mamahali, alat na mamahali, kung kailangan pag-isari, ang paglalagyan mo ba'y kapayang lumay? Kung noon ang nagahari ay kapalit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nagagaling kay Jesus, ang bako-bakong landas, sinuwid na ng Mesiyas, patunayan mo ikaw ngayon ligtas. Patunayan mo ikaw ngayon ligtas. Purihin, purihin ang Panginoon. Tas ang kamay niyo. Alam niyo, pang ilan ito? Pang-apat. Ang pang-apat na ito ay hindi lamang patungo sa kaharian ng langit, ha? Kundi pati sa buhay, mag-asawa o pamilya. Kung ibig niyo maging payapa at masaya inyong pagpamilya, pwede ba wag mo nang babalikan yung nakaraan na kasalanan ni Mister? Nagkasala eh. Wala namin nagkakasala. Nagsisi na. Ang lahat na pinagsisi ang kasalanan, binubura na ng Diyos. Kinakalimutan na yun. Hindi tuwing mag-aaway kayo, babalikan na naman. Hindi nakaaris karaan, kaya hindi kayo maasinso. Kalimutan na nakaraan. Yung buhay na binigay sa atin, bagong buhay na binigay sa atin ni Jesus, ang ating ngayong tukoyin. Amen?
purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Fifth, lagay nyo ang inyong kamay sa ulo nyo. Ito po'y mahalagang mahalaga. Because without this, lahat ito na ating pinag-uusapan ngayon, wala. May isang mayaman. Mayaman na mayaman. Binata. Ayaw mag-asawa dahil ayaw mabawasan yung kanyang kayamanan. Kaya nanatiling binata siya. Subalit, pakiramdam niya kulang siya sa buhay. Nasa kanya na lahat. Pero may hinahanap pa siya. Di ba nararanasan din natin yan? Kayong mayayaman, magkaisa sa aking magsinungaling. May hinahanap kayo na hindi mabibili ng pera. Maniwala kayo. Ang kalituhan nyo ngayon sa stock market, maniwala kayo. Mamawala lahat yan. Pag sumama kayo sa amin, baliwala ang lahat na yan. Maski mawala pa yan, payapa pa rin ang inyong kalooban. Amen? So, lumapit ang mayaman ito isang araw sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, Guru, ano po ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Sa isang ebanghelyo, narinig yun, di ba? At ang sabi ng Panginoon, bakit mo ko tatawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang kautusan. Kung gusto yung magkaroon ng buhay na walang hanggan, sabi niya, sundin mo kautusan. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi sa Senado. Sabihin mo ang totoo. Alam ng Diyos lahat. Amen? Igalang mo ang nanay at tatay mo. Ang sabi ng binata, ay Lord, 100% ako dyan. Walang pagkabata, wala akong sinuway dyan. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus. At sinabi sa kanya, tama ang sinabi mo, pero kulang ka pa ng isang bagay. Umuwi ka, ipagbili mo ang lahat ng ari-arian, at ipamigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Anong ginawa ng mayaman? Malungkot na umuwi, hindi natanggap at hindi tinanggap ang hamon ni Jesus. Ano sa tingin nyo? Nakapasok ko sa karyan ng Diyos? Pagkatapos sinabi ni Jesus, mahirap makapasok sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Sabi ni Peter, ha? Ay paano kami? Iniwan namin lahat, Lord. At sumunod sa iyo. Tapos sabihin mo mahirap. Sabi niya, mga anak, sadyang mahirap pong makapasok sa karyan ng Diyos. Mabuti pa ang isang kamilyo madaling makapasok sa butas ng karayom. Subalit ang isang mayaman mahirapan pumasok. Sabi ni Peter, paano kami? Sabi ni Lord, huwag ka mag-alala, Peter. Ang mahirap sa tao, madali sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At ang sabi, balik kamay sa ulo nyo. At ang sabi ng Panginoon, Peter, tandaan mo ito, walang sino mang taong nagdesisyon na iwan ang kanyang kayamanan, iwan ang kanyang mga magulang, iwan ang kanyang asawa, iwan ang kanyang mga anak, iwan ang kanyang hanap buhay, iwan ang kanyang bahay, lupa, etc., etc., na hindi tatanggap ng gantimpalang makasanda ang ibayo sa iniwanan mo. Mga bahay, mga nanay, mga tatay, mga kapatid, mga anak, mga asawa. Sa buhay na ito, tatanggapin mo 100 times. At may kalakip na pag-uusig. Subalit pagkatapos niyan, tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And so, the fifth major decision that we are going to make today is to decide to follow Jesus.
to decide to follow Jesus, to decide to receive Jesus in our heart, to decide to believe in the Lord Jesus Christ. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Once again, I have decided. I have decided to follow Jesus. Sing, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Though no one joins me. Though no one joins me. Still I will follow. Though no one joins me. Though no one joins me. Still I will follow. Though no one joins me. Still I will follow. No turning back. No turning back. Once again, though no one joins me. Though no one joins me, still I will follow. Sing. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. No turning back. No turning back. No turning back. The world behind me. The world behind me. The cross before. The cross before. The world behind me. The world behind me. The cross before me. The cross before me. The world behind me. The world behind me. The cross before me. The turning back. The turning back. The turning back. Once again, the world behind me. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. The turning back. No turning back. Oh, no. No turning once again, back. I have decided. Decided to follow Jesus. Sing, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. For the last time, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided. Everybody sing. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Oh, no. No turning back. Sabihin mo sa iyong katabi. No turning back. No turning back. Sa iyong likuran, sabihin mo. No turning back. No turning back. Purihin, purihin ang Panginoon. So the fifth major decision that we are going to make tonight is to decide to believe in Jesus, to decide to receive Jesus in our heart, and to decide to follow Him. He is the King in the kingdom. You will not possess the kingdom unless you accept the King. Unless you acknowledge the King. Unless you receive the King. Subalit, ibang klaseng hari ito kaysa mga hari sa mundo. Ang mga hari sa mundo nakatago sa palasyo. Subalit, ang haring ito kasama ng tao. Kasama ng tao. Amen? So kung kasama mo si Jesus, wala kang dapat alalahanin. Sapagkat alam ni Jesus ang lahat ng kailangan mo. Hindi mo pa hinihingi, binibigay na sa iyo. Iniisip mo pa lang. Iniisip mo pa lang. Hinahanda na lang Panginoon. Amen. Kaya lahat na magdi-desisyon na tatanggapin si Kristo bilang Panginoon niya at tagapagligtas, maniniwala na siya ay totoong Diyos at totoong tao. At susunod sa Kanya, your life will never be the same again. When I decided to follow Jesus,
Iniwan ko ang aking pagre-real estate. Noon, ang plano ko, magpayaman na magpayaman. I bought 400 hectares of this property, sir, in Paranaque. From Breaktown, Monwalk, Multinational Village, all these properties around the airport. I bought 400 hectares for Monwalk in Molino in Las Piñas. But in spite of those, kulang ang buhay. I entered into movie production. I became a movie producer. Yung isa kong ginawang pelikula, naging famous award. Best picture, best actor, best producer, best director, best actress, lahat best, pero logi ako. Sa kayabangan ko, logi ako. Bakit? Paglapit ng artista, hingi, hingi, bigay, bigay, logi. Apat, napili ko lang produce ko. Una, Lilit. Pangalawa, Roulette. Pangatlo, hindi na umulit. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Walang kasiyahan. Amen. Problema lang dumarating. But when I found Jesus, or should I say, when Jesus found me, I was once lost. But now I'm found. Huh? Diba? Nang makilala ko si Jesus, wala eh. Noon, ang buhay ko pinaiikot ng misis ko. Tinatakot ako lagi. Pag hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ko, iwanan ako sa kwarto. Ay, ang bahay namin doon, 12, 11, 1 dosena ang kwarto. Doon sa Das Maria Sibili, sa Makati. Laki-laki. Kaya bangan eh. So, ang daming tinataguan niya. Hindi ko masumpungan. Hallelujah. Pero ang masumpungan ko si Jesus Cristo, kahit pagtaguan niya ako, okay lang. Bakit? Iwan man niya ako, hindi ako iniiwan ni Cristo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sinong tatanggap kay Kristo ngayon? Sinong maniniwala kay Kristo ngayon? Sinong susunod kay Kristo Jesus ngayon? Purihin natin ang Panginoong Jesus. Purihin si Jesus. Jesus is our life. He is the life, the truth. Siya ang katotohanan. Wala ibang katotohanan, si Jesus lang. Amen? Kaya pagkasama mo si Jesus, ako, kahit hubad ka, hallelujah, masaya ka. Amen ba? At saka, walang sumama kay Jesus na ginutom ni Jesus. Kahit ilang milyon, makayang pakainin ng Panginoong Jesucristo. Amen? Bakit? Namumultiply niya ang lahat eh. With Jesus, there is nothing impossible. All things are possible with Him. Amen? Yan. Pag ilan yun? Panglima. The fifth major decision. Huh? Once you receive Jesus, you can enter the kingdom already. You are there already. Naroroon ka na. Sapat na ba yun? Magkakaroon ka na buhay na ganap at kasiyasya? Will you be happy and prosperous already? Hindi pa. Bakit niya, hindi, bakit niya alam na hindi pa? Kasi pang lima pa lang, ano? Ano susunod? Pang anim. Ang pananampalatayang walang kalakit na gawa ay hindi natin malilin lang ang Panginoon. Hindi natin madadala yan sa bula. Ha? Kailangan patunayan natin na tayo sa Kanya ay nananalig at nanampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Amen? So what is next? Tinanggap mo na ang hari? Ano? Nakinig ba kayo ng ebanghelyo kanina? Nagpakita ang hari sa tatlong pantas.
hinanap ng tatlong marurunong, three wise men, pantas, ang hari ng mga hari, ayon sa mga hula, ang kanilang tininang land ay ang tala, ang liwanag. Yan ang sinundan hanggang sa nasumpungan nila ang sanggol na si Jesus. Nang masang nasumpungan nila, anong ginawa nila? Sinamba. 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 Si Jesus ay tinatanggap natin sa ating buhay bilang hari, hindi bilang utusan. Bilang hari upang ating sambahin, upang ating parangalan, upang ating luwalhatiin. Amen ho ba? At upang paghandugan natin ng ating natatanging yaman. So ang ginawa ng tatlong wise men, kaya tinawag na wise yun, sapagkat tama ang ginawa nila. Sinamba na si Jesus, hindi sila basta nagsamba. Pinarangalan nila si Jesus ng kanilang tanging yaman. Ginto, mera, at kamangyan. You cannot visit the king without a gift. Sabi sa Exodo, huwag kang haharap sa akin, sabi ng Diyos, na wala kayong dalang handog. Mga Katoliko, makinig po kayo. Hindi po namamalimos ang ating simbahan. Hindi mamalimos pag nagpapaikot po yan ng collection plate at collection bag. Binibigyan tayo ng pagkakataong parangalan natin ang ating Diyos. Sambahin natin ang ating Diyos. Paglingkuran natin ang ating Diyos sa pamagitan ng ating tanging yaman. Amen? Sabi sa aklat ng Kawikaan, Proverbs chapter 10 verses 9 to 10, it says, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin, hindi nga matutuyuan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Many brothers and sisters, the sixth major decision that we have to make is to decide once and for all to offer our gifts and offerings, tithes and offerings to God, including ourselves. Romans 12:1. Ialay natin una sa lahat ang ating mga sarili bilang buhay na hain at handog, bilang pagsamba natin sa Diyos. Ito ang nararapat na ating pagsamba sa Panginoon. Kung totoong nagtitiwala tayo sa Kanya, nananalig sa Kanya, na nasa Kanya ang lahat, alam niya ang lahat ng ating kailangan, bakit hindi natin siya maparangalan? Bakit hindi natin siya mapabahaginan ng yaman na ating tinatanggap buhat sa Kanya? Kung tinanggap mo ang Panginoon bilang hari at pumasok ka sa kaharian ng Diyos, ano ang sabi ni Kristo doon sa mga Hudyo? Give unto Caesar what is Caesar's and unto God what is God's. Ibigay mo ang kay Caesar, meaning ibig sabihin ang vat o ang buwis kay Caesar. Kay Gloria. Ang vat kay Gloria o sa pamahalaan ni Gloria. So balit ang ikapo kanino? Kay El Shaddai. Kay El Shaddai. At ang sabi ng Diyos, subukin niyong gawin ito. Kung hindi ko nabuksan sa inyo ang durungawan ng mga pagpapala upang ibuhos sa inyo araw-araw ang lahat ng inyong kailangan sa buhay. Tasa kamay niyo. If you have not decided yet, this is the day. Prove your faith. Patunayan niyo yung panalig panampalat na tinanggap niyo si Jesus bilang hari sa inyong buhay. Naraniniwala kayo na alam niya ang lahat ng kailangan at alam at kayang-kaya niyang ibigay sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. Lagay kamay sa dibdib niyo. Sabi sa ikalawang Korinto, Kabanatang 9, talatang 7 hanggang 8,
ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sarili niyang pasya. Sariling pasya. Hindi pasya ni Brother Mike. Hindi desisyon ni Brother Mike. Hindi desisyon ng Panginoong Hesus. Your decision. Pasya mo. Ayon sa kanyang sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob at magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng inyong kailangan, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, we go back to the first verse which says, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things you need will be given unto you. Kung papasok tayo sa paghahari ng Diyos at ibig nating ibigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan, sundin natin ang mga desisyon na ito. You've got to make a decision. Hindi bukas, ngayon. Hindi kung kailan kayo makababayad ng utang. Wala nang kwenta yon. Now, hindi naghahangad ang Diyos na magkaloob tayo ng 1,000,000. Sa Biblia, may 1 balo, 2 kusing lang. Natuwa na ang Panginoon. Bakit? Ibinigay niyang kusang loob at bilang paggalang, pagbigay parangal kay Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, unless we make these major decisions, nothing will change in our lives. Our faith is dead. Patay ang ating pananampalataya. Subalit sabi ng Diyos, subukin niyong gawin ito at padadama ko sa inyo ang katotohanan. Hindi ko na kayo padadalhan ng salot, sabi ng Panginoon. Salutin ang buong daigdig. Libre ka, kapatid, sa salot na darating. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, honor the Lord with your wealth. Ano ba ang tanging yaman natin? Hindi lang pera. Panahon, your time, your talent. I did not only offer my 50,000 pesos to start the charismatic renewal, but I offered myself, my time, my treasure, and my tithe. But believe me, this is the fruit. Ito ang bunga, ang gawaing ito. Kayo, tayong lahat, maging ang manakikinig sa DWXI at sa internet, kayo ang bunga ng desisyong ginawa ni Brother Mac ninyo noong mga nakaraang panahon ng masumpungan ko at masumpungan ako ng Panginoong Hesukristo. When I decided to follow Jesus, I almost lost my wife. But God is true to His promises. Ano mang ibigin mo, ibibigay sa iyo. Inibig ko na manatiling maglilingkod sa Kanya kasama ang may bahay ko at pamilya ko. Ano mang pagtutulang may bahay ko, wala siyang magawa, kinausap siya ng aking Diyos. At ngayon, anong wika niya nung on the 5th anniversary of this ministry, wika niya, wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people. Your God will be my God too. Wherever you live, so I live. And so shall I be there in this time.
Wherever you go, I shall go. Wherever you lead, so shall I lead. We'll be together forever, and your God will be my God too. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. After that, on the sixth year, while having big rest, weekend rest sa Puerto Azul, maraming mga dumarating, ano wika niya sa akin, tinan mo naman ginawa sa atin ng Diyos. Nagtipid tayo sa apat na anak. Ngayon, libo-libo ang tinanggap mong anak. Pananagutan mo silang lahat. Kako, kasama ka. Sabi niya, ano pa nga ba? But look, no matter how difficult the years were, God is with us. God is with us. At yung iniwan ko naman na real estate, hindi mako iniwan. Hindi mako iniwanan. Sila pa nga ang humahabol sa akin. Totoo hindi. Bakit? Hindi sinungaling ang ating Diyos. Hindi sinungaling ang ating Diyos. When I decided in 1981 to offer my last 50,000 pesos as an offering to finance the Catholic Charismatic Renewal, from that day on, God has never failed to support me financially. I never asked anybody to support this ministry. God supports this ministry. He will bless you so that you will become a blessing to many people. He will bless you tonight so that you will become a blessing to this ministry. He will bless this ministry so that our country will be blessed. He will bless this ministry so that the church will be blessed. Whether the hierarchy of the church likes us or not, this is for the church. The renewal of the church. Pagbabago ng ating iglesia mula doon sa papatay-patay tungo sa mga manampatang buhay na buhay. Buhay na buhay. Amen ba? And finally, magde-decision na tayo. Amen ba? So finally, di tinanggap mo na ang Panginoon. Nakapasok ka na sa karian ng langit. Dito sa lupa. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So the seventh is, if truly you have decided on the six steps, on the six major decisions in your life, then, para hindi tayo mailigaw ng sanlibutan ito, para hindi tayo mag-backslide at nakawin muli ng demonyo, para tanggapin natin ang mabiyayang ipinangako ng Diyos sa buhay ngayon at sa buhay na darating, anong dapat nating gawin? Ha? Sabi sa Isaiah 48, ito po ang nasusulat. Ako si Yahweh
na iyong Diyos. Tuturuan kita para kaumunlad. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala ay dadaloy sa iyo. Parang agos ng ilog na hindi natutuyo. Parang dating ng alon sa dalampasigan, sunod, sunod. Sunod, sunod. Sunod, sunod. Sunod, sunod ang dating ng mga pagpapala sa atin sa sandaling sinunod natin ang mga utos at patakaran at salita ng Diyos. Amen ba? Ano ang ibig sabihin nun? Decide to obey the word of God. Decide to obey. Pagpasya ka na ngayon na sundin mo ang mga aral na inihatid sa atin ng Panginoon. Sabi sa James chapter 1 verse 22, be ye doers of the word and not hearers only. Huwag lang basta nating pinakikinggan ang salita. Huwag pabubukas-bukas ang desisyon. Ngayon na. Ngayon ang desisyon. Hindi bukas. Bukas huli na. Amen ba? Kaya ngayon ang desisyon. Desisyon na sumunod. Desisyon na isagawa. Desisyon na lakipan ng gawa ang ating pananalig at pananampalataya. At tsak yun, lahat ng ating kailangan ibibigay ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Okay. Pagsunod, sabi niyo. Ang tanong ko, kayo ba'y marunong sumunod? Kayo ba'y nakikinig sa mga announcement? Nakikinig sa mga paalala? Ang tanong ko, may dala ba kayong itlog? May dala ba kayong bottled water, agua, belena? Ayan. Okay. Labas natin ang lahat nating daladalahan at itaas natin sa Panginoon at magdedesisyon na tayo. Ready na ba kayong magdesisyon? Okay. Yakapin nyo lang ang inyong mga hawak na yan. Included yung handbags, passports, everything na mahahawakan nyo. Pati wallet nyo. Huh? So decide to open your wallets today and open your pockets for Jesus. Amen ba? Yung mga kuripot, mag-desisyon na mabukas ng palad. Amen? Nandiyan ang secret at itandaan nyo, sabi sa Biblia, sabi ng Panginoon, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Amen ba? Okay, sabihin nyo, Panginoon, salamat po sa bagong taon, sa mensahe ng bagong taon ngayong gabi. Ngayon, alam ko na ang dahilan kung bakit ako'y kinakapos sa buhay. Ngayon, alam ko na kung bakit ako'y laging nababalisa, natatakot, naguguluhan, nagkakaroon ng karamdaman. Ito'y dahil sa aking mga maling desisyon sa buhay. Ngayong gabi, Panginoong Hesus, kusang loob na ako'y nagdesisyon na sundin ang lahat na aking narinig ngayon. At sa ngalan ni Hesus, ako'y buong pusong magtitiwala na ako bilang isang makasalanan ay inyo nang pinatawad at binihisan yung aking lumang buhay ng bago na galing sa inyo, Panginoong Hesus. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas buhat ngayon. Ikaw
Jesus ang aking susundin. Ikaw ang aking pakikinggan. Buhat ngayon. Amen? Amen. Okay. Babaan niyo mga hawak kamay. Hawak kamay. Yung ating raffle, labas niyo na. Ha? Raffle natin ngayon. Maupo muna tayo. Bago tayo mag 1, 2, 3. Ha? Huwag muna kayong aalis. Hindi pa tayo nagde-decision. Ha? Kaysa pang-decision tayong gagawin. Para pag-uwi nyo, yung hiningi nyo, nandoon na sa bahay. Amen ba? Okay. Ako po ay magre-regalo ng yung first prize dito, 50,000. Isang 50,000 lang, naubusan ako eh. Ha? At saka, 50,000, sampong tigpa 5,000. Bale, 100,000 yan, no? Yun yung sa prayer request. Doon naman sa may hawak ng raffle ticket ng co-op, may dala nyo ba? Dala nyo. 50,000 din ang first prize doon. At saka, sampong tigpa 5,000 pesos cash. Ito po'y puhunan. Huwag nyo pong lulustayin. Ito po'y puhunan na galing sa Panginoon. Dito magsisimula ang inyong pagyaman. Naniwala ba kayo? Sino naniniwalang Hallelujah. Oh, Barry Boris, bunot ka dito. Sa Kawinsi. Bunot ka dun sa raffle ticket. Ikaw naman, Barry Boris, dun sa ano, sa bunot ka ng 11. Ang isa dyan, first prize, yung 10 ay tigli-5. Ganun din sa raffle ticket. Okay. Habang nagbubunot sila, tatanungin ko kayo. Tanungin ko kayo. Kayo ba'y nakinig? Okay. Pag sinabi kong tatlo, just remain sitting. Pag sinabi ko tatlo, palakpak kayo ng tatlo. Sa unang palakpak nyo, ang isisagaw nyo, nakinig po ako. Tatlo. Okay. Kung ikaw ay totoong nakinig, ano ang narinig mo? Ha? Decision. Very good. Decision. Ha? Tatandaan nyo, mahalagang salita yan. Decision. Araw-araw, magde-decision kayo. Bago kayo magde-decision, isangguniin nyo sa Panginoon. Di ba? Kayawi kayo magtiwala buong puso at lubusan, huwag kayo mananangan sariling karunungan. Sa bawat inyong balak, isangguni nyo sa Kanya at Kanya kayong itutumpak sa inyong mga lakad. Amen? So everything na gagawin natin ngayon, bago kayo mag-decision, pray. Ask God. I'll tell you next Saturday, the foundation of perfect decisions. The foundation of perfect decisions. Babalik pa yung Sabado. Okay. Maliban nun sa ating ginawang decision, decide to bring one next Saturday. Magdala kayo ng isang akay. Isa lang akay. Pag hindi nyo dala yan, ayaw ko kung anong panampalataya mayroon kayo. Sapagkat pag uwi nyo, bukas may makikita sa inyong iba. Kayo ay ibang-iba na. Magtataka na yung inyong mga kapitbahay ka anak. Ay, bakit ang ganda mo ngayon? Ha? Bakit masaya kaya ngayon? Bakit mukhang mayaman ka ngayon? Ha? Sasabihin mo, gusto mong yumaman? Gusto mong gumanda? Sama ka sa akin sa Sabado. Sa aking pinupuntahan. Sinong magsasama ng isang akay Sabado? Alam ng Panginoon yan. Ha? Alay natin sa Panginoon yan. Ha? Unang alay nyo. Kayong lahat ay inalay ko na sa Panginoon. Kayo ang alay ko sa Panginoon. Sabi sa Biblia, ang nakaakay ng marami patungo sa matuwid na pumumuhay, sisikat na parang tala sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? So, anong unang sigaw?
Nakinig po ako. Pangalang sigaw. Decision. Okay. Tatlo. Pito. Okay. Ngayon, kung kayo ay nag-decision, ano na kayo ngayon? Ha? Yan ang isisigaw nyo. Ha? Ano kayo ngayon? Bagong bago na. Sapagkat ang taong nag-desisyon makipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Bagong bago na. Sabi niya nga. Tatlo. Pito. Labin lima. Okay. Manatila kira ka tayo. Mamaya, may itatapon ako para sa bagong taon. Okay. Ito muna yung 10,000. Kasi to, bagong-bago pa. Pinamanufacture ko pa. Kasi naubusan ako ng Pasko eh. Sister Araceli Soriano. Brother Rode Vargas. Sister Evelyn Adriaga. Sana wala sila dito. Sister Nelia De Leon. Sisigaw kayo ng malakas. Sister Rosalinda Villapando. Sister Carmelita Roldan. Pula ba ito? Sister Monina Maltiso. Sister Justada de la Piña. Sampo itong lima. Sister Juliana Arcio Asiro. Brother Mariano Bilardi. Brother Mauro C. And for the first prize, 50,000. Sinong umaasa? Umaasa kayo, hindi man kayo ito, bibigyan kayo ni Lord ng more than 50,000. Amen? Okay, tas sa kamay nyo. Sabi nyo, Lord, di man ako yan, higit pa riyan ang aking aabutan sa bahay. Eh, kaya kayo magmamadali, okay nga, alis muna kayo, naglalakad na kayo dyan eh. Ayaw nyo, may iba yung special ng pambagong taon sa inyo. Sister! Hallelujah. Los Beminda. Los Beminda Ikay. Iskay. Iska. Los Beminda Iska. Markahan mo yan, 50,000 yan. Purihin natin, Panginoon. Okay. Dito naman sa Christmas raffle ng Brother Skipper. 5,000 each muna. Brother Ramon Alberto. Ayan. Pangalan na lang, mabagitin ko. Kasi number eh, marami. Brother John Sunga. Sister Flor Sipikida. Flor Serpida Gonzales. Sister Gloria Arroyo. Ay ma'am, absent ka sa amin ha. Sister Gloria Bustamante. Ano? Bautista. Brother Leoncio Alcohol. Ano to? Akulador. Akulador. Grabe ang mga pangalan nyo.
Sister Lorele Abang. Sister Angelita Muñoz. Brother Romeo Cantre. Sister Regina Cruz. Brother Celestino, no, Brother Cristino Sumpong. Sumampong. 50,000. Hallelujah. Hallelujah. Sister Belen Velase. Hallelujah. Ibig sabihin yun, siya bibigyan ng 50,000. Okay. Sister Sweet. Aparaanin mo natin yung plano. Sweet ito. 50,000. Ito'y puhunan. Ay, binibig ko sa inyo, puhunanin niya yan. Sister Sweet Cheryl Raffle. Sweet Cheryl Raffle. Sana wala sila. Disqualify. 50 yan. Okay. Anong ginagawa niyo? Tayo na kayo. Tayo, tayo. Okay. Taas ang kamay. Okay. Ito ang isisigaw niyo pag tinapong ko sa inyo. Ito ang hiningi ko sa Panginoon na ibigay sa inyo para yung kanyang pangako na ibibigay lahat ng ating kailangan ay ibigay nga sa inyo. Ito ang inyong isisigaw. Bagong taon, bagong buhay ako. Bagong taon, bagong buhay ako. Totoo? Amen. Yung bagong buhay, masaya yan ha? Hindi magsimangot yan. Bagong taon, bagong buhay ako. Umayo kayong taglay ang bagong buhay kay Kristo. Amen. Salamat sa Diyos.